Hello guys and welcome back to my channel. So for today video, bibigyan ko kayo ng update sa aking mga blue polar. At syempre, i-share ko rin yung experience ko at saka pagkakamali ko na nagawa para hindi nyo na ma-encounter at syempre magkaroon kayo ng idea. So, yung unang pagkakamali ko dito sa blue polar, diba naalala nyo yung video ko dati na pinagsama ko yung day 1 na fry sa day 7. So, pag lumaki na yung mga fry natin, pakita ko sa inyo. Pag lumaki na sila ng ganyan, nagiging aggressive na sila, no? Tapos, syempre, yung day 1, mas malalaki yun kesa sa day 7. Ang nangyayari, nagiging dominant yung day 1 kasi sila yung mas malalaki. So, nagiging bully sila. Okay lang naman dahil tinataboy lang nila. Meron silang mga minor injuries. Pero ang ano doon, guys, yung pinaka ano doon, yung pag na natutukan ng mga malalaki, yung mata ng maliliit. So, ibig sabihin nun, nagkakaroon ng infection, tapos nagiging cloudy eye. So, mabubuhay yung ano mo, yung isda mo sa cloudy eye pag malakas yung immune system nila. Pero syempre, dahil maliliit pa to, mahihina pa yung immune system nila. Kaya nagyayari, namamatay sila. So, ayun ang pinakaunang pagkakamali ko na nagawa na huwag ipagsasama yung day 1 na fry sa day 7 o kaya day 1 na fry sa day 2. Kasi nga, pag lumaki na yan, kahit na day 1 to day 2 lang, malaki pa rin yung gap nila. So, ayun nagyayari, nagiging bully, tapos namamatay na lang. Kaya katulad kanina, mayroon ditong namatay na ulit. Yun nga, pag nabulag na kasi sila, syempre hindi na sila nakakalangoy na maayos, hinahabol-habol na sila, tapos ayun, kinakain. So yun guys, meron pa ako sa pagkakamali pa. Kasi isang araw ko lang nalaman na ganoon pala yung nagyayari. Kala ko nialamig lang sila kaya namamatay. Pero nakita ko madaming may cloudy eye talaga kasi yun nga, na natutuka sila sa mata kaya nagiging ano na yun, infection, tapos namamatay na sila. Tapos yung isa pa pagkakamali na nagawa ko, pinagsama ko yung bagong free swimming na fry sa 2 weeks old. Like ano yata nun, last week yata. Tapos ginawa lang nilang pagkain, ano, kasi ang akala ko, diba sa Gapi, pwede may pagsama yung newborn fry sa 2 weeks kasi hindi naman kasi sa bibig ng 2 weeks yung mga newborn. Kaya akala ko pwede, hindi kakainin. Pero sa case ng mga blue polar, kinakain nila kahit na hindi kasi sa bibig nila. Parang konti-unti nila kinakain. So, yun yung isa pang iwasan nyo. At ngayon, meron na kayong idea. Kaya parang din nyo na ma-experience yung mga na-experience ko. Kasi yun nga, nag-experiment nga tayo sa mga blue polar, no? So, ayun. At syempre guys, pag-usapan din natin yung diet nila ngayon dahil binago ko na yung diet nila. Mapapansin nyo, mas malulusog na to. So, ito guys, gumagamit ako na ito. Ayan, magbubukas ako ulit ng bago kasi nga naubos na. So, ito yung decapsulated BBS. So, ito, pag magpapakain kayo, kukuha lang kayo ng portion na ipapakain nyo, bababad nyo siya sa tubig. Kasi na yung lagayan ko. So, bali meron ako ditong lagayan. Lumamanda ah. Wait lang guys. Ayun. So, ito yun. Kuha lang kayo ng tubig sa aquarium nyo. So, yun guys, ubos na yung isa. So, kuha lang kayo ng tubig sa aquarium nyo. Tapos, lagay nyo siya ng neto. Lang guys. So, ayan guys. Lagay lang kayo. Ayan. So, ang ginagawa ko, sinishake ko lang siya. Para bumaksak yung mga nagpo-float. Ayan. Tapos, sinayaan ko lang yung mga 5 minutes. So, mga 5 minutes, nakababad siya. So, habang nakababad yan guys, papakita ko na sa inyo yung mga blue polar. At syempre, meron din tayo mga good news na, no? Nanganak na yung mga blue polar natin, tapos nahiwalay ko na, meron tayo mga bagong batch. So, yun, papakita ko na lang sa inyo. So, pero dito muna tayo magsimula sa mga to, dahil yun yung pinakaunang batch natin, eh. So, ayun, simulan na natin. Ito yung mga first batch natin. Ayan. Lumalabas na yung kulay nila, yung pagka-pattern, yung stripes. Ayan. Tapos, ang laki na nila. Ayan. Tapos, medyo sumusod na yan sa akin eh. Ayun o. Pag inaano ko, nakala nila, papakainin ko na sila eh. So, ayan. Ang dami na nila. Tapos, meron din akong na-out. Mga 10 pieces yung na-out ko nito. Kasi, merong
pumunta, nagustuhan. Tapos, yun lang yung available ko kasi. So, ayan, kumuha siya ng 10 pieces. Pero okay na yan, pwede yan for out. Pero gusto ko kasi palakin ko muna eh. Ayan. Tapos kukuha rin ako dyan ng breeder. Panibagong breeder, syempre. Ayan. So, andito pa yata yung isa. Kasi kanina nag-video ako eh. Nakita ko, hindi ko, ay, nakita ko kanina pero hindi ko na-videoan. Ayan pala, ayan. Ayan yung isa guys. Kung mapapansin nyo, wala na siyang mata. Kasi yun nga, kinakain nila. Once na nabulag kasi, pinagtutulungan na ng mga malalaki. Kaya, ayun ang nagyayari dyan. Kaya mas maganda, isang size lang. Isang batch sa isang tank. Para sure na hindi sila magbabarakuhan. Kasi yun nga, binabara ko nila yung maliliit eh. Ayan. Pero may mga maliliit pa rin natira doon, nasa dulo lang. Mapapansin nyo, yung mga malalaki nandito sa harap po. Yun din yung isa pa doon eh, lalong lumilit yung mga maliliit kasi nga, nababara ako sila ng malalaki. Nauuna yung mga malalaki sa pagkain. So, ayan. Pero, tingnan natin kung meron pa dito yung mga cloudy eye. Mukhang wala na siguro. Mukhang okay naman na. So, ayan. Siyempre, sa baba niyan, ito yung mga breeders natin. Mukhang nag-lay na ng egg ulit. Kasi last week, nag-hatch na yung mga eggs nila. So, siguro this week, makakakollect na naman ako. Tapos, sa baba niyan, ito. Ito yung new batch. Tatlong ano to eh. Tatlong batch to. Kasi ano naman sila eh, same day. Kaya pinagsama-sama ko na. So, tatlong batch to. Ayan. Kumakain ito ng decapsulated BBS. Ayan. Ayan. Based on my experience, kahit na pagka free swimming nila, kahit decapsulated ang bigay nyo, okay lang kinakain nila. Ayan. Tapos dito naman, ayan, ang dami. So, nagbabalak na ako na ilipat ko na itong mga to. Kasi sobrang dami na nila dito eh. 3 gallons lang yan, pero ang dami nila. So, nandito na pala yung mga toffee, parrot, at saka platinum. Nasama na sila ng mga, ano, yung mga blue polar. So, ayan, yun yung good news natin dahil marami tayong panibagong i-grow out. Kaya naghanap na ako ng malaking tank para sa kanila. Naisip ko nga na dito ko sila lagay eh. Yan. Kasi bakante na to. Bakante na yan. Yung 10 gallons na yan. Kaya naisipan ko na dito ko sila lagay. Yan. Sa cichlid. Sa cichlid tank. Kasi mas magandang filtration dito eh. Yan. Tapos syempre yung mga fry natin dito. Ay, dito ko nga pala nilagay yung mga fry nung nakain. Yung mga bagong free swimming, kinain itong mga to. Ayan, kasi yan. Ay, madami rin sila eh. Madami rin yung mga nandito eh. Hindi ko na nga ano kung saan ko ilalagay yung iba. So, ayun yung mga ating update sa kanila. Hindi rin ako masyadong nagawa to change dito guys kasi delikado, baka masaipon sila eh. Yan, mapapansin nyo medyo madami na yung ilalim, no? Kaya dito talaga sobrang dami. Dito pa sa likod, oh. Yung ganyan sila kadami. Tsaka ito. Okay lang naman. Kahit na ganito yung water quality, wala naman ako nakikitang patay. Pero yun nga, dapat syempre, kahit once a week, bawasan nyo lang naman lang ng 30% para medyo maluwag-luwag ang kanilang paglangoy. Hindi masyadong ganun ka-toxic yung tubig kasi nga, madami rin sila kinakain, so madami silang waste na napuro-produce, kaya nagiging toxic yung tubig, yun nga, sa ammonia. Ayan. Mapapansin nyo, madami yung ano, no, clay pot, kasi
Ngayon pa lang sila mangingitlog eh, this week. Every week kasi yan, nangingitlog eh. May nakita ko mga itlog sa pot. So, ayan. 5 minutes na. Pakain tayo. Painin natin sila. Ayun o. Oh. Malapit na sila agad o. Oh. Alam na kasi nila ito eh. Ayan. Kita nyo guys o. Oh. Ang maganda dito sa pakain na to guys. Yan, 73.8 yung protein content niya. Kaya sobrang laki talaga ng ilalaki ng ano nyo, ng mga blue polar nyo. High protein kasi sila eh. Kumbaga, diba sa ating mga tao pag ano, nagiging muscular tayo pag nagbibuild tayo ng muscle pag maraming protein. Sa kanila din, ganoon din. Kaya mabilis sila lumaki. Ayan. Papansin nyo guys, oh, yung mga lumubog na, kinakain pa rin nila. Siyempre, pakain din natin tayo dito. Pag dito naman ako nagpapakain, medyo mahirap kasi ilagay yung ano. Ginagawa ko yan. Kain na yan mga yan. Diba? Gustong-gusto nila yan eh. Tapos siyempre, dito. Mapalagay sa ating mga angel fish oh. Nakakatuwa na rin tignan. Malalaki na sila. Yan. Diba? Nakabuhay tayo ng angel fish. Sobrang ano lang. Sobrang sarap lang sa feeling na nakapag-breed din tayo ng angel fish. Ano? Kahit na wala tayong heater. So ito. Ito mga natira. Tignan natin yan dito. Oo guys, pag ito pakain nyo, for sure, solid ang laki nyan. Ayun o, no? Mukhang ubos agad nila eh. Tingnan natin. May market pang iba. Boom. Gustong-gusto nila yan. Sa ilalim o. Oh. Yeah. Solid. Solid tong pakain na to. Talagang gustong-gusto nila. Gustong-gusto talaga nila tong pakain na to. Kitang-kita nyo naman guys, oh. Kinakain talaga nila. Yan. Mapapansin nyo, kinakain din ng mga fry. Oh. Ba? Kinakain din nila. Hmm. Eh, sa dulo, ang dami, oh. Ito, oh. Kita nyo, oh. Nasa baba sila lahat. Yan, sa baba sila lahat, oh. Ubus yan. Mabilis lang yan. Ang maganda pa dyan, madali lang nila madadigest yan. Kasi nga, BBS. At saka mas safe kasi decapsulated na, wala na siyang shell. So ayan, madami rin pala yung mga ano natin dito. No? Ito yung mga hindi ko na nahuli. Madami rin pala sila. Ililipat ko kasi yan dapat, pero dahil hindi ko sila nahuli, yan, nandiyan lang sila. Pero ang dami rin nila dito. So, ayan lang. So, ayan lang guys yung update ko. At kung meron man ako ma-experience na maganda or hindi, i-share ko pa rin sa inyo para syempre meron kayong idea at syempre may iwasan nyo rin yung mga hindi dapat gawin. So, ayun lang guys. Don't forget to follow and like my page sa Facebook, Tiny Fin Species. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. Yun lang guys. Bye!